Hi guys! Gusto mo ba ng ganito kasarap at kakrimi na Filipino-style carbonara? Pwes, subukan mo ang recipe na ito, siguradong masasatisfy ang cravings mo. At perfect din to sa iba't ibang uri ng handaan o kaya naman selebrasyon. Kaya naman kung interesado ka, panoorin mo hanggang dulo, tara tupisahan na natin. Sa isang malaking kawali o kaya namang kaserola ay maglagay lang tayo ng tubig. Hayaan muna natin yung kumulo. Once kumulo na ang ating tubig ay maglagay na tayo dito ng asin. At sunod na natin lagay dito ang ating pasta. Mga 500 grams ang pasta na ginamit ko dyan. Pwede nyo dagdagan, depende sa dami ng lulutuin nyo. Pwede kayong kumamit dito ng linguine o kaya naman ng spaghetti pasta. Lutuin lang natin yan for at least 8 minutes o kaya naman depende sa packaging ng ating pasta. Once luto na ang ating pasta, itanggalin na natin yan sa tubig at i-drain. Hugasan muna natin yan ng isang beses at i-drain muna natin uli at i-set aside muna natin. Sa recipe nito, gagamit din tayo dito ng cream of mushroom powder kagaya nito na mas mura. Lalagay lang natin sa isang bowl at maglalagay na rin tayo dito ng tubig at haluin lang natin yan until mag-well dissolve ang ating powder. Once okay na, ay set aside muna natin yan at proceed na tayo sa next step. Sa isang malaking kawali, over medium heat ay maglagay lang tayo ng konting mantika. Kapag mainit na ang mantika, ilagay na natin ang 200 grams na bacon. Lutuin lang natin yan until mag-brown at crispy. Once nag-brown na at crispy kagaya nito, tanggalin na natin yan sa kawali at iset aside muna natin. Sa malaking kawali uli, over medium heat ay maglagay lang tayo dito ng mga 3 tablespoons na butter or margarine. Kapag tunaw na, ilagay na natin ng 100 grams na ham. Hiniwa ko lang yan ng pa-cubes. And then lutuin lang natin yan for a few minutes. After few minutes, sunod na natin ilagay ang sibuyas. Igisa lang natin yan for a few seconds. And then sunod na natin ilagay ang bawang. Igisa lang natin yan uli for a few seconds. After natin mag-isa, ay maglagay na tayo dito ng 200 grams na slices of mushroom. Igisa lang natin for another 1 minute. After 1 minute, maglalagay na tayo dito ng isang malaking lata ng evaporated milk or pwede naman kayong gumamit kahit fresh milk. And then haluin lang natin at hayaan muna natin yung kumulo. Once kumulo na, maglalagay na tayo dito ng all-purpose cream, mga 250 ml. And then maglalagay na rin tayo dito ng chicken cubes, mga kalahati lang ang nilagay ko dyan, pero pwede nyo dagdagan, depende sa inyong panlasa. And then maglalagay na rin tayo ng ground black pepper o paminta, depende sa inyong panlasa. And then haluin lang natin mabuti until mag-well combine at simmer lang natin yan for another few minutes. After a few minutes, sunod na natin ilagay dito ang ating cream of mushroom. Haluin lang natin mabuti until mag-well combine. At para man mas masarap at malinam namang ating carbonara, ay maglalagay na rin tayo dito ng grated cheese. Mas okay kung quick melt cheese ang ilalagay natin. And then haluin lang natin mabuti at hayaan muna natin muling kumulo. Once okay na ating sauce at okay na rin sa inyo ang panlasa, ay ilagay na natin ang naluto nating pasta. And then set lang natin ang ating kalan over low heat and then haluin lang natin yan until maabsorb ng pasta ang ating sauce. Bago ka palang ba sa akin channel at kung oo ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share ang video na ito. At i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking mga bagong uploads. Maraming salamat!
At kapag okay na ang ating pastay, syempre huwag natin kakalimutang ilagay ang ating naprito na bacon kanina. And then para magkaroon ng konting kulay, ay maglalagay na rin tayo dito ng chopped parsley. Pwede kayong gumamit dito ng dried parsley o kaya naman chopped spring onions. And that's it! Narito na ang ating creamy Filipino-style carbonara. I-serve na yan habang mainit pa at masayang pagsaluhan ng buong pamilya. I hope nagustuhan niyo po ang recipe natin for today. Maraming salamat po at ingat palagi. Bye!